Pansamantalang ititigil ng dalawang higanteng television station na ABS-CBN TV5 ang kanilang partnership deal. Ito'y sa gitna ng posibleng imbestigasyon ng Kongreso sa nasabing deal ng dalawang kumpanya. Ayon sa kanila ay makakatulong ang postponement ng kanilang deal upang masagot ang mga issue tungkol sa kanilang merger deal. Matatandaan na sa nasabing deal ay nag-invest ang ABS-CBN TV5 sa pamamagitan ng pagbili ng 6,459,373 primary common shares na magbibigay sa Kapamilya Network ng 34.99% na total voting at outstanding capital stock sa TV5. Iginiit naman nila na hindi makakasama kundi makakatulong pa sa industriya ang pagsasanib puwersa ng dalawang network. Both ABS-CBN TV5 believe that an agreement between the two media companies will have a favorable impact on Philippine media and on free-to-air television, which remains the most affordable and extensive source of entertainment and public service to Filipinos, sabi ng TV5 at ABS-CBN kanilang pahayag. Ngunit ayon kay SAGIP Party List Rep. Rodante Marcoleta ay may mabubuong monopolyo na maaring makasira sa kompetisyon sa media industry ang pagsasanib puwersa ng ABS-CBN TV5. Tila sinusubukan din daw ng ABS-CBN na makapag-operate ng walang prangkisa at lusutan ang mga pananagutan nito. TV5 malakian, pagkatapos ABS-CBN, mamomonopolize ang industry dito. Wala bang say dito ang Philippine Competition Commission? Hindi naman ganon, kaya nga tayo naglatag ng ganitong agency para tingnan ang lahat ng kapakanan ng mga apektadong sektor. Magiging monopoly ito kung tutusin mo, diba? Sabi ni Marcoleta. Samantalang itinigil ng ABS-CBN at TV5 ang kanilang kasunduan sa negosyo habang binubusisi ng Kamara ang detalye ng investment deal. Wala namang nakitang paglabag ang dalawang ahensya ng pamalaan sa ginawa ng networks. May ulat si Sian Arcangel. Ipinagpaliban muna ng ABS-CBN ang pagkumpleto ng kasunduan nito sa TV5 para tugunan ang mga isyung nabanggit ng National Telecommunications Commission at ilang mambabatas. Sa isang pahayag, sinabi ng dalawang network na gagamitin nila ang pause na ito para sagutin ang mga issue at baguhin ang ilang kondisyon ng kasunduan. Inilabas ang pahayag na ito bago ang pagdinig ng House Committees on Legislative Franchises at Trade and Industry tungkol sa investment agreement. Nauna nang inanunsyo ng ABS-CBN ang plano nitong bilhin ang 35% ng outstanding capital stock ng TV5 sa halagang 2.16 billion pesos. Balak ring bilhin ng network ang nasa 1.8 billion na halaga ng convertible notes mula sa TV5 kung papayagan ng regulators ng pamahalaan. Para sa Securities and Exchange Commission, hindi maituturing na merger ang kasunduan ng ABS-CBN at TV5. Wala rin daw nakikita ang SEC na anumang paglabag ng ABS-CBN, bagamat inirerekomenda nitong pag-aralan pa ng maigi ang kasunduan. Pinabubusisi rin ng SEC sa Kongreso ang issue ng controlling interest para malaman kung kailangan ba itong aprubahan ng mga mambabatas. The commission will defer to the Congress on what constitutes controlling interest. The commission respectfully submits that a further thorough examination of the provision of these agreements must be made. Until then, the commission cannot make as yet any final determination on whether any violation was made by ABS-CBN. Ang Philippine Competition Commission sinabing hindi na kailangang ipaalam ng ABS-CBN at TV5 sa ahensya ang detalye ng kanilang kasunduan. Hindi kasi aabot sa 50 billion pesos ang halaga nito na hudyat para kusang busisiin ng PCC ang investment deal. Tulad ng SEC, wala ring nakikita ang PCC na paglabag sa panig ng parehong network. We cannot at this point categorically state that there's any violation. It will have to be after we conduct an economic analysis. Pero ang NTC, hindi pa raw maaaring aprubahan sa ngayon ang naturang kasunduan dahil may nakabinding kaso ang ABS-CBN sa komisyon. Kailangan din daw magsumite ang TV5 ng mga clearance galing sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan bago mapagbigyan ng NTC. Kung ito po ay itutuloy ng TV5, ang kanila pong transaction with the ABS-CBN, then we would ask for the said clearances to be submitted to the NTC. Iimbestigahan din ng NTC ang ilan pang sinasabing paglabag ng ABS-CBN para tingnan kung may epekto ito sa kasunduan ng network sa TV5. Kasundo ang Social Welfare at Interior Departments para sa mas maayos na pamamahagi ng educational cash aid para sa mga estudyante. Yan ay matapos magkagulo sa bigay ng ayuda sa maraming tanggapan ng DSWD noong Sabado sa bagong sistema ng mga lokal na pamahalaan na ang magbibigay ng pinansyal na tulong sa mga susunod na linggo. Ayon kay Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, mga LGU ang magtatalaga ng social workers na tutulong sa pagsala ng mga aplikante, habang DILG naman ang magpapatupad ng seguridad.
Ayon sa ahensya, itinaas sa 1.5 billion pesos ang pondo para sa educational aid na sa 4,000 estudyante ang matutulungan ng programa. Para sa mga nais makakuha ng ayuda, puntahan lang ang social media pages ng mga LGUs para sa registration. Wala munang walk-in applicants. Ang assistance lang po ng LGU, ng DILG muna, DILG will provide police at saka request barangay tanod para maayos po yung pila dun sa venues. Sa LGU naman po, sila mayor magpo-provide po ng social workers nila, yung municipal at city social workers po nila. Sila po yung mag-i-screen. Pagdating po ng tao, titignan po lang yung documents. Kami ang mag-i-interview para maiwasan natin yung sinasabing patronage. Ang DSWD, main or national. Ang pera manggagaling ay hindi rin pera galing kay mayor o galing kay gobernador o galing kay kapitan. Ang pera ay magmula sa national government, sa ahensya mismo. Ng anim na opisyal ng Bureau of Customs ang tinanggal sa pwesto sa Subic Port. Yan ay matapos silang madawit sa nagpapatuloy na investigasyon sa pag-smuggle umano ng asukal. 140,000 bags ng imported na asukal mula Thailand ang sinubukang ipuslit doon noong August 18. Kinilala mga napatalsik sa pwesto na sina Marites Martin, Maita Acevedo, Giovanni Ferdinand Lanes, Belinda Lim, Vincent Malasmas, at Justice Roman Gelly or Jelly. Sinalakay naman ng autoridad ang mga warehouse ng umano'y mga hoarder ng asukal sa Cagayan de Oro. Tumambad sa kanila ang mahigit 400,000 sako ng asukal mula sa 3 bodega. Hinanapan ng mga kaukulang papeles ang tagapamahala ng warehouse na si Javier Sagabaria pero wala raw ang may hawak na mga ito. Pinaigting ng gobyerno ang pagsugpo sa hoarding ng asukal sa bansa. Hindi umano dapat sisihin si Executive Secretary Vic Rodriguez sa kontrobersyal na sugar importation order na inimbestigahan ng Senado. Sinabi yan ni Senate President Mig Zubiri sa kabila ng pag-amin ni Rodriguez na nakatanggap siya ng draft order mula sa Sugar Regulatory Administration bago ito pinalabas, pati na ang hindi niya pagsagot sa mga tanong ni resigned Agriculture Senior Undersecretary Leo Sebastian ukol dito. Nangako niya ang Executive Secretary na dadalo sa susunod na pagtinig ng Blue Ribbon Committee at ipapakita ang mga nakukbiskang tone-toneladang asukal sa mga warehouse. Yes, I absolutely do not believe that he is part of this plan of coming out with an illegal order to import sugar. Why? Because he was the one who took it to the president. You have to remember that Executive Secretary Rodriguez is a lawyer. He's not a farmer, nor is he a member of the stakeholders team. If you were in that position, wala kang alam sa situation, mas mabuting magtanong muna at mag-imbestiga kung kailangan talaga natin mag-import na ganito karami. And that's what he did. Binigyang diin ng Senate President na si dating SRA Administrator Hermenegildo Serafica ay dapat sumagot sa lahat ng aligasyon laban sa kanya. Posible anyang maharap si Serafica sa malfeasance, misfeasance at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, gayon din sa mga batas laban sa agricultural smuggling, hoarding at price manipulation. Samantala, handa naman tumulong ang Malacanang sa maliliit na grocery stores kung lalala pa ang supply ng asukal. Sinabi kasi ng mga nagpapatakbo nito na hindi na nila kaya magbenta ng asukal kung halos wala na rin silang kikitain. Paliwanag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na ang ginagawang pagbenta ng malalaking grocery stores ngayon sa asukal sa halagang 70 pesos kada kilo ay voluntaryo lamang. Nangako kamakailan ang malalaking negosyante na ibababa nila ang presyo ng asukal na pumapalo hanggang 110 pesos kada kilo para makatulong sa mga consumer. So after that period, babalik na tayo kung ano yung dikta ng market prices natin, ng market natin. So if panandalian, then we might not need to respond kasi makakabenta sila when the period expires. Pero kung ma-extend ito or the president or yung masyadong dire yung magiging effect sa kanila, then magre-responde ang ating gobyerno. Asahan niyo po. Babala naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kakasuhan ng mga telecommunication firms at internet service providers na hindi makikipagtulungan sa pagtugon sa online sexual abuse and exploitation of children. Bibigyan niya sila ng ultimatum kapag hindi nakipag-cooperate ang mga ito at kapag mayroon pa rin mga illegal na aktibidad na nakakalusot. Ayon sa DOJ Chief, noong taong 2021, nag-issue na ang National Telecommunication Commission o NTC ng isang show cause order
order laban sa 47 ng mga internet service providers dahil sa kabiguan na mag-comply sa Republic Act No. 9775 o ang Anti-Child Pornography Act of 2009. Iginiit ni Remulia na maaaring mag-issue ang NTC ng multa para sa mga non-compliance ng mga internet service providers na nagawa na rin dati at maaari pang maipasara kung tumanggi ang mga itong makipagtulungan. Una na ngang umapila si Remulia na tumatayo din chairperson ng Interagency Council Against Trafficking sa pakikisa ng telco at ng mga publiko sa paglaban sa naturang illegal na gawain. Ito ay sa gitna na rin ng concerns kung saan ang Pilipinas na anya ang top source ng online sexual abuse and exploitation sa mga bata sa buong mundo.